Hi guys! I'm so blessed na nandito na naman kayo upang matuto at makilala pa si Lord. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Tara, let's pray! Lord, maraming salamat po sa mga biyaya at proteksyon na binigibigay niyo sa amin araw-araw. Panginoon, dalangin namin ang ikabubuti ng bayan na ito. Naway gabayan mo po kami. Panginoon, sa aming mga mapupulot na aral sa lesong ito, naway may apply namin ito sa araw-araw naming pamumuhay and ma-share namin sa iba. Ito po ang aming dalangin na itinataas namin sa iyong makapangyarihan at matamis mong pangalang Jesus. Amen. Like never.
Ang sarap talaga papurihan ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pagkanta. Nakaka-bless. Pero bago tayo mag-proceed sa lesson, i-click nyo muna yung link sa baba na pinamagatang Feeling Lonely by Pastor Carl Pascua. And after nyo doon, saka na tayo mag-proceed. Salamat! Magandang araw! Ako nga pala si Ate Angela. Siguro kasali ka din dito sa tropa ng mga sad boy, sad girl. Yung minsan nasabi mo na rin sa sarili mo na hindi ka mahalaga, hindi ka priority ng iba, unappreciated, taken for granted. Ang sakit ng mga ito, no? Dahil dito, hanap ka ng hanap. Umaasa na mapansin ka rin ng iba. Na halos ibigay mo na ang lahat, pero parang may kulang. Parang may kulang na magtatanong ka sa sarili mo na, ano kaya yung feeling na maging buo? Dahil lagi ka nag-iisa. Lonely. Pero may kwento ko sa inyo. Pwede mo rin ito i-share sa tropa mo o dyan sa katabi mo. May nakilala kasi ako. Grabe siyang magmahal. Kahit nasasaktan at nakakalimutan na siya, handa pa rin siyang magpatawad. Handa rin siyang tumanggap kapag may pumili sa kanya. Tipong tinalikuran niya ang lahat. Tinalikuran niya kung anong meron siya. Kahit nga hindi naman niya kasalanan, inako niya. At tinanggap ang pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng lahat kahit maging buhay niya ang kapalit nito. At nangyari nga, namatay siya. Namatay siya doon sa krus. Para kanino? Alam niyo kung ano yung sagot? Para sa'yo at para sa akin at para sa lahat. Kilala niyo ba siya? Ganito kasi siya magmahal eh. Sabi sa Romans chapter 5 verses 8 to 10, pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. At hindi lang yan. Ngayong tinuring na tayo matuwid ng Diyos dahil sa dugo ni Christ, maliligtas din tayo sa galit ng Diyos. Kahit kaawit tayo ng Diyos dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayon, kaibigan na tayo ng Diyos. Mas siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. Ang saya ng katotohanan ito. Ang saya na kaibigan na tayo ng Diyos. Ganito tayo kahalaga sa Kanya. Ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan. Sabi yan sa Bible, sa John chapter 15, verse 13. Ito ang wagas na pagmamahal na ibinigay ng ating Panginoon para sa atin. Dahil isa rin siyang ama na alam ang tibok ng ating mga puso. Alam niya kapag malungkot tayo. Alam niya kapag malungkot yung mga anak niya sa kabila ng ating mga ngiti. Alam niya kapag may kulang. Kilalang kilala niya tayo. Alam niya kapag nasasaktan tayo. Dahil nasasaktan din siya. May value tayo. Kaya iniingatan tayo ng Diyos. Ganito tayo kahalaga sa Kanya. Parang isang magulang na hindi kayang tiisin ang kanyang mga anak. Gagawin ang lahat para sa mga ito. Sa mundong ito, maraming binabato sa atin. Parang walang katapusan na pagod. Pero hayaan natin,
Hayaan natin na ang kalinga, yakap at pagmamahal mula sa Diyos ang patuloy nating tanggapin at hanapin. Dahil sa Kanya lamang makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan. Iwan man nila tayo, iwan man tayo ng mundo, ipaubaya natin sa Kanya. Ipaubaya natin ang lahat sa Kanya. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Siya yung mananatili. At huwag na huwag mong kakalimutan ang reminder na ito. Hindi ka nag-iisa. You are loved. You are deeply loved. Because He cares for you. Yun! Napakaganda nga ng ating lesson. Bago matapos ang ating video, nais ko lamang kayong paalalahanan na isabuhay lahat ng ating matututunan sa lesson na ito. At huwag nyo rin kakalimutan na i-meet ang inyong small group leader. Ako nga pala ulit, si Kuya Paolo, na nagsasabing, God is good all the time, and all the time, God is good. See you next week, guys! Bye!